araw sa inyong lahat, kabayan. Ano? Ngayon ay nasa tayo sa Winnipeg, Canada. So, nakikita nyo ngayon ay isang bison, o B-I-S-O-N. So, ang bison na ito ay parang cow, ano? Pero ang mapapansin sa bison na ito ay napakalaki ng kanyang batok sa kanyang ulo. Kesa dun sa buwan. At siya ay mabalihibo. So, ang bison na ito ay mas bison antigus ay tumitimbang ng mga around 1,600 kilogram. So, ako ay tumitimbang ng 65 kilogram lang, ano? So, ibig sabihin ay 100 beses ang bigat sa tao. At siya ay tumataas ng mga 2.5 meter. So, mga 8 feet o 7 feet. Ganun. So, ganun ang height niya. Ang scientific name niya ay bison, at ang family ay Bobidae, B-O-B-I-D-A-A, Bobidae ang kanyang family. At siya ay humihamahaba ng 4.6 meter. So yung 4.6, mga 8 meter na basketball yung haba niya. Ganun kalaki. At siya ay belong sa mammalia class. So ano ba na minsan parang sinasabi nila na buffalo ito o bison, ano ba pagkakaiba niya? Magkapareho ba sila? Ayon dito ay magkaiba sila yung buffalo at saka yung bison. Pero pareho yung kanyang family, Bobidae, B-O-B-I-D-A-E. Pareho sila mamalya, pero sila ay magkaiba. So ito, nandito sa isang park, no? Dito sa Midwinter 19 Park 11. So ito. So itong ano na to ay nilagay nila dito sa gitna, ano? Kasi ito sa mga extinct na animals dito sa Canada, no? Sabihin, bihira na. So pinoprotektahan siya as wildlife. Tatawid tayo sa kabila. So dito sa tapat nito ay makikita natin yung kanyang park. Doon sa kasi unahan ay ano, may bison na ano, no? So tingnan natin tong part na to, no? Medyo ayun yung tulay. Luriel Bridge. Matagal na nakatayo yan, no? Ito naman ay punta natin na isang park na malapit dito, no? Actually, ano na eh, fall na, no? So ito yung mga tanim yung bulaklak. Ba, maganda. Colorful, ha? Napaka-yellow niya. Pero ayun, yung bulaklak doon. Maganda itong garden na to. Okay, tinatay ko ng park ito. Ito ay isang Ododa Park. Ang pangalan niya, no? Ododa, Ododa Park. So nakatago doon. So isa ito sa mga turtong nung Kildonan Parkway, ano? Yung kinuna natin kahapon. Ibig sabihin, ito yung jogging area na karuktong. Saka yung pwede kang magbike, pwede kang magjogging, maglakad-lakad. Karuktong siya, no? Ito yung ilog na malaki, no? Yung Red River. So, yung part na to ay nandito lang din. So, napakalapit sa mga tao. Yun yung ilog, no? Tingnan natin itong part na to. Iba to, ano? Dona Park. So maluwag siya. Unlike ng ibang park, may mga flowering plant to, no? May mga nakatanim. So ito naman siya, no? May mga tanda yung mga. Tingnan natin dito. So yun yung mga bahay na yun, no? Parang mga apartment. Yung pine tree. So dito may mga tanim na halaman. So well maintained siya. Yun, may mga tanim. So, yeah. Pero madahon na siya, no? Dahil nga sa kalanta na yung ano niya, oh. Kulay brown na yung mga grass. Kasi nga magwi-winter na, no? So, yun, ang ganda, may garden. Tapos dito naman ay dito yung ilog, ano? So, meron daw mga bangko na pwedeng magpahinga, mag-relax. Pwede ka rin mamingwit, ayan ang ilog. So, ang dami pwedeng gawin dito.
So ito yung mga ano, no, may upuan. Ayun ang ilaw. So sa mga mamingwit yan, parang stadion eh. So open area ya. So sarap dito mag-jogging ha. Maganda doon. Jogging. Try nga natin mag-jogging. Takbo, yan. So ito meron din mga bulaklak dito sa gitna. So well maintain yung lugar niya, no? Kaya lang kasi ano na 'yan. Yan, tuyo na oh. Ah, kulay brown na siya kasi nagwi-winter na, lumalamig na eh, no. Ito tuyo na oh. Sumula na siyang matuyo. Saka nagdilaw na yung iba. So ayun, ganda doon. Ayun. So ilog siya. Ang haba, ganda. So itong ilog na to, yung sana ganito gawin sa ano din yun, sa Pilipinas. Yung ilog niya, tinabihan niya ng jogging area saka yung walking. Tapos malinis yung kanyang ano, oh, walang mga masyadong pababa ng ilog, malinis. Haba eh. Mula doon, hanggang doon. Hanggang kahabaan ng river na to, eh, merong jogging area. Saka pwede kang magbike, oh. Malaki yung ano eh. So yun yung tulay na nakuha natin noong nakaraan. Louisville Bridge. Kumbaga saan eh, parang alam mo yung tulay sa Quiapo. Ayan, parang sa Jones Bridge, ganyan. Matagal na tulay na yan. Maka 19 ano pa yan eh. Yung pagkakaiba rin sa Canada, no, wala akong nakitang kawayan eh. No? Kawayan. Wala siya nakatanong ng kawayan. Bago nga Asian, yung yan tayo. Yung mga trafika. So yun siya. Iba dalaw, iba verde pa rin. So babalik na tayo kasi ano, mahaba ito. Lahat ng river na yan, gandun. So ang sarap ano. Pwede nga masyal. Saka ang layo ng pwede mong ngayon eh. Bagtasin. Kung kayo mahilig mag-jogging, saka mag-relax. Ito yun. Ang ganda rito. So, tabalik tayo sa puno natin dati. Ano siya? Ito naman parang bilog-bilog na. Itong pine tree, hindi ito nalalaglag eh. No? Kaya nga yung kininan ko yung mapa eh, yung jogging area. Itang haba eh. Kaya yung biking, kung talagang mahilig ka mag-bike saka mag-jogging. So, balik tayo sa ating pinanggalingan. Halina. Yun siya, mapuno. So, balik na tayo sa pinanggalingan natin. So, ito yung kanina pinuno natin eh, no? Yun, yung ano. Yung kaninang kinuha natin kanina. Yung bison. So, ganito na lang po. Sana po ay pasuntuli kayo ng araw na to. Saka may natutunan kayo ng konti. Thank you for watching. Bye-bye! Ano ba to? Midwinter 1942. Ganda yun. Thank you for watching. Magpapagas na tayo.